كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Ito ang siyang tatalakay natin ngayon patungkol sa mga nakakasira o nakakapagpawalang bisa sa wudu. At bago natin na isa-isahin ang mga ito, ipaliwanag muna natin ang isang hadith na siyang naiulat ni Abu Huraira. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah na kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng isa sa inyo kapag ka hindi siya nakapaglinis hanggat hindi siya nakakapagsagawa ng wudu. Sa makatuwid ang wudu o ang paghuhugas ay isa sa mga kondisyon ng sala na hindi matatanggap ang anumang sala maging ito ay obligado o kusang loob kung hindi nakapagwudu ang isang tao. At habang siya ay nasa wudu, maaari niya itong gamitin sa ilang sala na nais niyang isagawa hanggat hindi nasisira. Kaya ang tatalakay natin ngayon dito ay tungkol sa mga nakakasira sa wudu. Una, ang pag-ihi, pagdumi, pag-utot, paghawak sa masilang bahagi ng katawan, pagtulog, at pagkain ng karne ng kamel. Patungkol doon sa mga nabanggit na una, yaong mga lumalabas sa katawan ng tao, sa masilang bahagi ng katawan, sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Suratul Maida, "Aw jaa ahadun minkum minal gha'it." Ito ay bilang patotoo na anumang lumalabas sa dalawang butas sa masilang bahagi ng katawan ay nakakasira sa wudu. At patungkol naman doon sa karon ng kamel, ito ay napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Muslim, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay tanungin ng isang lalaki, ana tawaddau min luhumil al-ibil? Kala Rasulullah SAW, naam. Nang siya'y tanungin ng isang lalaki,
kung siya ba ay magwudo kapag ka kumain ng karne ng kamel? Ang sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay oo. Samantala, nung siya itanungin sa mga ibang karne, maliban sa karne ng kamel, tulad halimbawa ng tupa o kambing, hindi naman na ipinag-utos sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkos ang sinabi ay, kung gusto mong magwudo, maaari kang magwudo, at kung ayaw mo naman, ay maaari din. Ito ay kapag ka hindi karne ng kamel. Patungkol naman doon sa paghawak sa masilang bahagi ng katawan, sinabi kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Abu Dawud, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dhakarahu falyatawadda. Ang sino mang nahawakan ang kanyang ari, kailangan niyang magwudu. Ito ay kapag ka walang sapin. Sapagkat kung may sapin, hindi ito makakaapekto o makakasira sa wudu. Ito ang siyang mga nakakasira sa wudu. Na kapag ka nangyari ang isa sa mga ito o nagawa, kinakailangang ulitin ng tao o kinakailangang baguhin niya ang kanyang wudu. Ito ay ang pag-utot, pagdumi, pag-ihi, paghawak sa masilang bahagi ng katawan, at pagtulog, pagkain ng karne ng kamel. Meron din naman nakakasira sa wudu na kinakailangang maligo ang tao. Hindi ito nakukuha na papalitan lamang ng katulad nitong wudu, kundi kinakailangang maligo. Katulad halimbawa ng paglabas ng punlay o similya ng isang tao. Kapag ka lumabas ang similya ng tao, maging ito man ay sa lehitimong paraan o hindi sinasadya, o hindi sinasadya, ito ay masisira ang wudu. Subalit, hindi ito maaring palitan lamang ng wudu, kundi kinakailangang maligo. At yung tungkol naman sa pagtatalik, ito ay sa pagitan ng mag-asawa. Kaiba doon sa nabanggit natin kanina na paglabas ng punlay, sapagkat ang mag-asawa, kapag ka sila'y nagtalik, kahit walang lumabas na similya, sila ay obligadong maligo. Dahil sinabi ng Allah SWT sa Suratul Ma'idah, wa in kuntum junuban fattaharu. At kung kayo ay nasa kalagayan ng junub, kinakailangan niyong maligo, maglinis. Ito ang siyang maikling pagpapaliwanag tungkol sa mga nakakasira sa wudu. Upang sa gayon ay kahit papano ay nagkakaroon tayo ng kaalaman na kung saan kapag ka nangyari ang isa sa mga ito, ay kinakailangan nating baguhin ang ating wudu sa pamagitan ng panibagong wudu, o di kaya sa pamagitan ng pagligo. At kung hindi naman ito nasira, malaya tayo magsagawa ng sala, maging obligado o hindi, kahit ilan ang sala na nais nating isagawa.